Natutugtog siya sa akin ng awit, kaya pag nagtayo na. Bukod doon, parang advertisement eh, no? Pero syempre yung kanta nyo na ay nakapagpapala ito. Amen. Pag-uwi pa ito sa Panginoon. Sana suportahan din natin bukod sa training, doon po tayo sa Chambon. Alas dos, nandito na po tayo, mag-ibuti po tayo. Pagkatapos nyo tayo ay tutungo sa Chambon at makakapakinig pa tayo kung mas madaming awitin. At hindi lang yun, maging mga kapatiran din natin, gagawin yung special number. Yeah. Yung tinatagong ganit, hindi labas na. Bakit? Bakit hindi pa natin gagawin yung papasa ko sa iyo? Okay, magandang araw po sa lahat. Iba-iba talaga ngayon pa, no? Pag February 14, iba yung mga meeting ng mga tayo. Kaya talaga pag ganyan, ilaw eh. Kaya nga, hindi na rin natin ibahin pa kung ano yung topic natin ngayon. Dito sa Biblia, madami pong patungkol po sa pag-ibig. Ang daming pagpipilian sa sarap ng mga ano, no? Si Solomon ay nanligaw. Isipin mo, isang matalinong tao ay nanligaw. Kung kasi ganun yung mga pananalita. Pero, andyan din sa book of Ruth, no? Sa, kay Esther, kung paano siya nanligaw. Ang daming mga paniligaw, yung nagka-partner, hindi po sa media. Pero meron po tayong pinili kung saan hindi siya manliligaw. Siya yung tulay para sa niligawan. Sana po ay ihanda po natin ang ating penga, ang ating paninigan, ang ating isipan sa salita ng Panginoon. Tayo po ay tumayo at isa po natin ang ating Biblia sa Genesis chapter 24. Genesis chapter 24, verse 10 to 21. Basahin po natin para maunawa natin ang lubos. No? Verse 10 to 21. Sa unang libro po ng Old Testament, Genesis chapter 24, verse 10 to 21. Okay na po. Basahin po sa inyo yung verse 10. Sundan niyo po ng verse 11. At pasunod po natin, palitan po natin basahin ito. Verse 10. Then the servant took 10 of his master's camel and left, taking with him all kinds of good things from his master. He set out for Aram Naharaim and made his way to the town of Nahor. Then prayed, O Lord God of my master Abraham, give me success today and show kindness to my master Abraham. May it be that when I say to a girl, please let down your jar that I may have a drink, and she says, drink, and I'll water your camels too. Let her be the one you have chosen for your servant Isaac. By this I will know that you have shown kindness to my master. The girl was very beautiful, a virgin. No man had ever lain with her. She went down to the spring, filled her jar, and came up again. Drink, my lord, she said, and quickly lowered the jar to her hands and gave him a drink. So she quickly emptied her jar into the trough, ran back to the well to draw more water, and
number of all these camels. Tayo po ay manalangin. Let us pray. Diyos naman, dalangin po namin muli, Panginoon, ang karunungan at kalaman sa bawat isa. Dalangin po namin, Panginoon, na ikaw po ang mangusap sa aming puso at isipan. Nawang yung banal na Espiritu ang siyang kumilis po sa aming buhay. At upang sa ganun, maunawaan po namin ang lubos ang iyong salita. At maibahagi din po namin ito sa aming mga minamahal. Dalangin po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede po po. Tuwing araw ng February 14, bumutol na birthday pala ng ating lumawi kanina, no? si Sister Valen, birthday niya po, sakto sa February 14. Anyway, pagdating po sa atin, ang iniisip po natin pagdating sa February, kung ano yung bibigyan natin, no, sa ating mga minamahal. Doon po din, lalo pagdating ng high school, ay yan yung mga nagbiligawan. So, hinahanap niya sino yung pinaka-crush. Ay, ito yung